Mga bay, maraming salamat sa pag-click ng aking video. Please support me by hitting that subscribe button at notification bell para maging updated sa aking mga future uploads. Nakakamanghang panalo ni Floyd kay Ricky Hatton, dinaig ng One Punch Knockout na panalo ni Pac-Man. Bago pa man ang mga superstar British boxers na sina Tyson Fury at Anthony Joshua, ay ilang mga boksingero na din na nanggaling sa United Kingdom ang tinutukan ng maraming fight fans. Ang sport na boxing sa Britain ay napakalaki dahil noon pa man ay napakasikat na nito, at sa katunayan pa nga ay sa Britain ginanap ang pinakauna-unahang naitalang boxing match sa kasaysayan. Napakasugid sumuporta ng British people, at isa na nga sa mga boksingerong tinutukan nila ng gusto ay si Ricky Hatton na tinagurian ding Hitman. Nagsimula ang karera ni Ricky sa boxing taong 1997 at umusbong ang kanyang kasikatan noong taong 2000 nang mapanalunan niya ang British Light Welterweight title at ang World Boxing Union title. Mas lalo pa siyang sumikat nang matagumpay niyang dinepensahan ang kanyang titulo ng 15 beses mula 2001 hanggang 2004. Habang papaangat ng papaangat ang popularity, ay maraming mga boksingero na din ang nagka-interest na siya ay kalabanin. December 2007 nang maitapat siya sa noon na isang rising superstar din na Amerikanong si Floyd Mayweather Jr. para sa Ring Magazine at WBC welterweight title na pag-aari ni Mayweather. Dito na nga sa laban na ito natikman ni Hatton ang kauna-unahang pait ng pagkatalo, lalong-lalo na isang round 10 stoppage ang naging resulta ng laban. Mayweather's doing a very good job of keeping Hatton in. Should bring a thunderous roar from the crowd, or at least as long as Hatton is functionally in the fight. Good straight right hand. Tonight, he's got to. Ricky's making him have to fight. Here you see Ricky Hatton so anxious to come in forward, not moving his head as much as he should. And Floyd is pinpointing all of his shots. And this is the round, right hand lead. Oh, this is a package of right hand leads from throughout the fight. That was early in the fight when he was landing right hands flush several times and punishing Hatton in the center of the ring. These have been the most damaging blows thrown so far, and we believe it was one of those right hands which created. Pretty good when he gets down. Good quick left hook by Mayweather as Hatton came in. Sometimes it's the right hand, sometimes it's the left hook. Huge round for Mayweather here in the eighth. And don't forget, there's no standing count here. Mayweather believes he's got Hatton in big trouble. Hatton gets a chance to land a right hand in return. Yep, I see it right there. There you see Floyd landing a lot of clean, effective punches this round. Even though Ricky was aggressive and mauling him, he never was landing the clean, effective punches the way that Floyd. And then stride for stride, stride. Check left hook. A check left hook right into it. He never saw it. What a perfect shot. The left hook by Mayweather, and every situation for Hatton. This fight is over. Floyd Mayweather has a knockout victory over Ricky Hatton. Every answer here down the stretch. Here you see the check left hook. As he was coming in, he caught him with the left hook, which he's been hitting him with quite often tonight. That punch and the right hand lead have been very consistent. Hatton going head first into the ring post, which certainly didn't help. Well, completely done. Two left hooks. Very accurate punches. He's a tremendously accurate puncher.
statistically the most accurate in the sport. Bagaman kilala bilang isang trash talker at mayabang na boxer si Floyd, ay pinuri niya si Ricky pagkatapos ng kanilang laban. Magaling daw ito na buksingero at napakatigas pa. Isang heartbreaking loss kung maituturing dahil maraming mga British fans ang kay Ricky ay sumusuporta. Hindi naman ito napigilan si Hatton na bumangon at bumawi sa kanyang pagkakatalo. Hawak pa niya ang Ring Magazine at IBO Light Welterweight Belts, kaya naman hinarap niya ang mga challengers na gustong maagaw ang kanyang korona. Matagumpay niyang dinepensahan ang kanyang belts laban kay Juan Lazcano at kay Pauly Malignaggi na tinalo via technical knockout sa round 11. Para mapatunayan na siya ay napapabilang pa sa top names sa sport, ay tinanggap niya ang hamon ng noon ay number 1 overall pound for pound fighter ng The Ring Magazine na si Manny Pacquiao. Kumpiyansa si Hatton na mananalo sa laban dahil ang kanyang trainer ay ang ama mismo ng buksingero na unang tumalo sa kanya. Isang linggo bago ang big event ay gumawa pa ng tula si Floyd Mayweather Sr. para kay Manny Pacquiao na nagsasabing i-KO ng kanyang pambato ang Filipino. Pac-Man, it's over. So stop wishing on that four-leaf clover. Ain't no secret, I hope you know, it's Hitman Hatton by KO. Sumagot naman dito ang trainer at coach ni Manny Pacquiao na si Freddie Roach na kabaliktaran ang mangyayari sa mga sinasabi ng kampo ng Englishman. At nang maganap na nga ang laban ng dalawa noong May 2, 2009, ay nasaksihan ng buong mundo ang isa sa mga greatest one-punch knockout in boxing history. Keys of victory, which we didn't have a chance to show to the audience, was for him to create anxiety, and he's doing just that. Hard punch missed. Here's the right. Nope. Follows the jab with a hook, comes back with another jab. There's the straight left hand, and he landed it right on Hatton's chin. And down goes Hatton after he swings and misses with a left hook. And that's a knockdown. Opponent sees the punches coming. Another perfect right hand for Pacquiao. Another right hook. Straight left hand. Pacquiao's landing at will. Hard left hand. Hatton has to hold on. Will Hatton make it out of the round? He's down for the second time. Here's the first knockdown, Emmanuel. Right hook as he was coming in. Never saw it. And what's amazing to see him land a punch and then slip a punch all at the same time shows unbelievable coordination. The issue has always been timing. Whether Hatton could get to Pacquiao and avoid these kinds of clean punches. Copy box numbers in round one. Utterly devastating. Hard left hand by Hatton. Ricky has decided to fight. Goes down Pacquiao's left side. That is a move. Oh my gosh, what a straight left hand. And will Hatton make it up from this? Can he beat the count? Is that it? And Kenny Miller says, no way. That is that. What an amazing knockout shot. That is the most spectacular one-punch shot of Manny Pacquiao's incredible career. Any fighter. Barrera, Morales. Take a look at this. Take a look at this. That's such a perfect time. That was super slow motion. Yeah, and he never saw a time him coming in. It's the first time he's knocked out somebody like this since he was at 130 pounds. And Hatton's head hit the canvas very hard. He was knocked out as soon as double jeopardy. He was unconscious from the moment he caught that shot. Goes to the canvas in the proverbial heap, and boom, out of our camera range at that angle, the head pounded against the canvas. Here's another look. Dito sa labang ito, nakuha ni Manny Pacquiao ang kanyang ika-anim na Division World Title sa isang nakakamanghang performance. Pagkatapos naman ng laban ay sinisi ni Hatton ang kanyang coach dahil hindi daw umubra ang mga tinuro nito laban sa Filipino. Ang sagot naman ni Mayweather Sr. ay kasalanan din ni Hatton dahil sa dressing room pa lang ay pinapaalahanan na niya ito
na palaging itaas ang mga kamay para sa depensa. Hindi rin naman nawala sa eksena ang self-proclaimed the best ever na si Floyd Mayweather Jr. Sa isang interview ay sinabi nitong isang Laos na Ricky Hato na ang nakalaban ni Pacquiao kaya ito nanalo. Ang pinaka-the best version daw ni Hatton ay nung naglaban sila at maikukonsidera daw na tapos na ang boxing career nito noong December 2007. Walang kasiguraduhan kung bakit nasabi ito ni Floyd, gayong mahigit isang taon lang naman ang nakalipas magmula nang tinalo niya si Ricky at 30 years old pa lamang ito nang maglaban sila ni Pacman. Napamangha ang mga tao sa knockout win niya laban kay Ricky, lalong-lalo na sa perfect timed left hook na nakapag-untog kay Hatton sa ring post. Ngunit mas hinigitan pa ito ni Pacman ng isang mind-blowing na one-punch knockout. Kaya marahil ay nagalit si Floyd dahil nasa pawan ang performance niya ni Manny. Maraming salamat sa panonood mga bay. Please like this video at leave your opinions down in the comment section. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat!